Imagine niyo kung walang kilay tayong lahat. Di ba? Alien. Alien ang mga itsura. So, okay. Let's start. I-share ko lang. Before I knew makeup, I was already, I believe, 24, 25 years old. And I grew up in a province kasi, and then my mom is the simplest woman I know. And growing up, I only saw her putting on a lip balm. Yes. Lip balm lang. I never saw her putting on makeup. So, I didn't grow up knowing about makeup. Kasi that time, ang pinaka-challenging talaga sa akin is how to put eyebrows and fake lashes. Kasi, syempre, diba, yung foundation, yung blushes mo, yung highlighter, you don't have to be a rocket scientist to know that, diba? Because you just have to apply it. You just have to know what is the perfect shade for you, or how would a brush or a sponge would have a difference pagdating sa skin mo. So, yun lang yung talaga mga techniques na dapat mong i-research. So, ako, yung time na na-discover ko yung makeup, yung pinaka-challenging na part talaga is eyebrows. Kasi gusto ko yung, ano ba, yung mga bakla dati. Kasi usually, dito sa province, yun lang yung way back before pa, yung mga high school, college days ako, ano, talagang nagagandaan ako sa mga kilay nila. Kasi talagang on point. Di ba? Sabi ko, gusto ko yung ganun. Gusto ko yung ganung kilay. But somehow, wala naman talaga nagtuturo sa akin. So, luckily, at that age, may YouTube na. So, ayun. Shinare ko lang. So, kung kayo, nag-struggle din kayo when it comes to eyebrows, i-share ko din sa inyo kung ano yung natutunan ko. Right? Based on research and experience. Experience daw. So, yung, siguro sa inyo, yung iba, natuto agad pencil, yung pinag-aralan para mag-apply ng eyebrows. Ako, baliktad. Brush muna bago ako natuto sa pencil. Ewan ko ba, siguro first time kong makagamit ng eyebrow pencil is hindi magandang experience. Humanap ako ng alternative. Yun nga, ang natutunan ko is brush. Sa brush ako, unang natutong mag-apply ng eyebrows. Pero right now, I've been using this brush for about years. 2 to 3 years na rin. Kasi nagustuhan ko talaga siya. As in, since maikli lang yung brush niya, ano pa, stiff. So, hindi ka talaga mahihirapan dun sa linya na gusto mong i-apply sa kilay mo. Ito talaga. And it is from Marionette. Sorry kung hindi tama yung pagka-pronounce ko. It's Marionette. But this one is my ultimate favorite eyebrow brush ever since. Nung na-discover ko siya, hindi ko na siya pinalitan. Bumili pa ako ng isa pang spare para in case na mawala siya or baka hindi na sila mag-produce uli ng ganito. At least meron ako. Diba? Ngayon, when it comes to shades, for me, I prefer one shade lighter than your hair color. I never wore a black color na eyebrow.
kasi, ewan ko lang, yun lang din kasi yung natutunan ko based sa mga vloggers and sa mga researches ko. Kasi hindi sila nagko-compliment. Parang nag-aagaw sila ng pansin pareho. So, at least one shade lighter sa hair color niya. For the purpose of this video, ituturo ko kung paano yung proper shape ng eyebrows na para sa inyo. Since ako, hindi ko na to ginagawa everyday since alam ko na rin naman yung shape ng eyebrows ko, diba? So, sana yan lang yan and practice. That's the best way para magkaroon ka ng magandang eyebrows. Or paano yung pinaka-the best na application na eyebrow for your eyebrows para sa'yo. Right? Alright, let's start. Kumuha lang kayo ng kahit anong eyebrow pencil na pwedeng mong i-mark sa eyebrows mo. Alright. So, from start, i-shape natin yung eyebrows. So, from here, if you would see, the corner of my nose up to the tip, as in straight line. Then mark it. As you can see, there's the mark. And then next, yung pinaka-end ng nose bridge nyo, corner ng nostrils. Going through or passing through your eyeballs, mark the upper part of your eyebrows. Gagawin ko to. Harap lang ako sa salamin, ha? And then, from the nose bridge, yung pinaka-side ng nose bridge nyo, which is the inner corner of your nostrils, itapat nyo yung pencil, then mark the side of your eyebrows. See? So that is the connecting points para ma-shape nyo yung eyebrows nyo. Currently, I'm loving this from Pink Sugar. It is the Honey I'm Good Eyebrow Kit in the shade Sassy Brown. I love this eyebrow kit nila kasi lahat ng shade na gusto ko match sa skin tone ko. And preferred ko talaga yung color niya. So, right now, I'm going to use a brush. And ididip ko siya dito sa gel na, or darkest color nung quad. Minsan, pag ayoko na masyadong biglaan na kulay sa kilay ko, ginagawa ko, pinapahid ko muna siya at the back of my hand para hindi naman siya biglaan masyado. So from here, I always start in the middle, or not in the middle, but here in the middle of my eyebrows, dun sa ilalim ng eyebrows ko. There you go. Then, for those na nag-uumpisa pa lang pagdating sa kilay or pag-a-apply ng kilay using makeup, try to tilt your head or your face
pag i-curve mo na siya dito sa dulo. Hindi pwede kasing nakaharap ka lang sa salamin, tapos saka mo siya i-shape. Hindi. Dapat itagilid mo rin konti yung mukha mo para makita mo talaga totally kung hanggang saan siya mag-stop. There you go. Sa upper part naman. There. So basically, ang ginawa ko is connecting the dots lang. So from there, since mas manipis yung kilay nung yung buhok ng kilay ko dito sa part na yan. So ang ginagawa ko, yung mga natitira sa brush, finifillan ko na lang yun. Doon ko na lang inilalagay. So there. I know, 'di ba? Medyo parang kulang siya. So yung natitira pa konti doon sa eyebrow, ilagay niyo doon sa pinakadulo. I know, 'di ba? May marka pa. So hindi pa siya sumasakto doon sa pinakasukat ng sa eyebrows ko. But mamaya gagawin natin 'yan. So ngayon, ang gagawin ko, ibo-brush off ko lang siya para kumalat yung kulay. Now, what I'm going to do, yung second to the darkest color niya, kukuha ako ng brush. Kahit anong brush, dun ko siya ikukulay. Dun sa pinaka end point nung kilay ko. Masyado palang dark yung ginawa kong marker. So, erase lang natin konti. Ayan. So, there. Then, alam niyo before, akala ko napaka-useless nitong spoolie na to. Pero I was really, really wrong. Kasi napaka-useful pala niya when it comes to eyebrows. Kasi talagang yun yung purpose niya. Kinakalat niya yung product dun sa kilay mo. Practice makes perfect. Hindi mo naman agad-agad makukuha yan. Yung mga tutorials tulad ng ganito is to help you enhance or to learn the eyebrow trick. Sa akin, ilan taon din akong nag-struggle. Hindi man taon, siguro buwan lang. Kasi yun talaga yung gusto ko, yung magkaroon ako ng magandang eyebrows. Yung pack na eyebrows. So, pinagtiyagaan ko talaga siya. Maski hindi ako aalis, mag-eyebrows ako. Para ma-practice talaga. There. Diba? Mas nagmukhang may frame yung mukha ko. There you go. Doon naman sa mga first timer na talagang hindi pa naka-shape yung eyebrows nyo, I suggest pumunta talaga kayo sa mga professional na nagsha-shape ng eyebrows or nagpa-pluck. Kasi yun yung magiging starting point nyo eh. Kasi kung kayo mismo ang gagawa or mag-re-reshape ng eyebrows nyo, I believe, mas risky yung pag-threading. Yun kasi yung ginagawa sa akin, threading. Ayoko nung, shave ba yun? Sorry, hindi ko alam yung tawag. Pero yung alam ko yung sa akin, threading, yung ginagawa sa akin. And the best. The best yung gumawa na sa akin. Okay. Napadaldal na naman ako. So, from here, pwede na kayo mag-stop. If you prefer na ganito lang, okay lang. Maganda na siya tingnan. Pero sa akin, nag-a-apply ako ng eyebrow mascara.
What I'm loving right now is the Maybelline New York Eyebrow Mascara. This one is in shade Rusty Brown. I have two actually. Yung isa dark brown, tama ba? Isa dark brown, isa rusty brown. Feeling ko mas medyo may reddish brown kasi yung hair color ko ngayon. Ewan ko nakikita niya sa video. So I prefer this one, rusty brown. So ayan siya. Pabilog yung dulo niya. Then i-apply ko lang siya. So from here, pwede na yan, ayos na yan kung gusto niyo ganyan na. Pero ako, I use a spare spoolie to even out the product. Para ikalat lang siya. See? That's it. Yung iba, kiniklean up pa nila ng concealer yung gilid. But for me, medyo matrabaho pa yun. Pero kung, usually kung makeup artist kayo, usually yun yung mga nakikita ko. Kiniklean up talaga nila yung mga gilid para mukhang precise na precise talaga. Eyebrows on flick. Talaga yung nangyayari. So, there you go. Ayan na ang finished product. As you can see or notice, talagang yung kilay is life. Kilay is buhay. Oh, nakalimutan ko pala. Pantay ba? Pero, lagi niyong tatandaan that your eyebrows are sisters. They're not twins. Sometimes talagang feeling mo hindi sila pantay. But it's okay. I swear it's okay. Trick din na nalaman ko is dapat pantay yung linya nila dito sa dulo. Which is pantay ba sa akin? Tapos, medyo i-blurry out nyo yung color dito sa inner corners ng eyebrows. Para hindi naman siya mukhang fake. Hindi siya mukhang drawing. Mukha naman siyang natural kahit papaano, diba? So, there you go. I hope natulungan ko kayo sa inyong pag-apply ng kilay. Dun sa mga na-challenge, katulad ko dati, kung paano mag-apply ng precise na kilay. Ayan. Sana natulungan ko kayo. You're welcome. So, I hope you give this video a thumbs up. And please do subscribe on my channel. And I'll see you again next time. Bye!